our God is our hiding place. Amen po. Wala na pong pinakaligtas na lugar na pwedeng puntahan ng tao maliban sa Diyos. Sabi nga doon sa Proverbs 18:10, sabi, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. So ang pangalan ng Panginoon pa lang, ha, pangalan pa lang. Yun daw po yung ating hiding place, yun daw po yung ating strong tower. Actually, pagka po tinignan natin sa Bible yung tower or yung refuge, yung kanlungan, di ba yung sa Psalms 91 verses 1 and 2, siyang naghahangad ng pagkupkop na yung kataas-taasan at nananatili sa kalinga na yung makapangyarihan, makapagsasabi, muog kat tahanan, muog refuge. Ang sabi po itong pag sinabing refuge o yung pinaka-tower, ang larawan po niya ay larawan po ng supply, larawan ng abundance. Alam niyo po kung bakit? Kasi po kailangan yung bantay na naroroon, kasi sila po yung nakatingin sa paligid, nagmamatsyag para sa mga darating na kalaban. Kaya kailangan po yung mga bantay doon hindi naaalis. Kasi pagka wala na pong bantay at yung bantay ay bababa, hahanap na makakain niya, maaaring may makapasok na mga kalaban ang hindi niya napapansin. Kaya ginagawa po, yung mga muog po ay kumpleto po yung supply. Para po yung naroroon na nagbabantay, wala na po siyang iintindihan kundi magbantay na lang. Eh pag naisip po natin mga kapatid, yung refuge o yung muog na sinasabi ng Bible, na sabi nga, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are safe. Yun yung larawan na iniisip nila. Na kapag ka nandun sila sa place of refuge, alam nila it is a place of abundance. Ito ay lugar ng kasaganaan, nandun ang tubig, nandun ang pagkain, lahat ng kailangan nila. Kaya ang mga nagbabantay ay magagawa niya ang lahat ng kanyang gagawin. Kasi nga, lahat ng kailangan niya nandun. Now, ganun din sa atin bilang mga mananampalataya. Wala na tayong ibang mahahanap pa o hahanapin pa kapag tayong lahat ay nanganganlong lagi sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Amen. So, God is our hiding place. He is our refuge and our strength. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw at mapagpalang araw ng pananambahan sa bawat isa, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. Sige nga po, sigaw nga po tayo ng malakas na amen! Amen. Praise God. Para po sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong pagkakataon na ito ay sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, hilingin ko kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Lucas chapter 17 ang atin pong babasahin, verses 26 hanggang 29. Luke chapter 17 verses 26 to 29. At kung nandiyan na po kayo, muli aanyayahan ko po kayo na magsitayo. Sama-sama po nating babasahin ito na sabay-sabay. Muli, ng malakas na pagbasa, babasahin po natin ito na mayroong andun yung kagalakan na malaya tayong nakapagbubuklat ng salita ng Panginoon. Hallelujah! At alam natin, ang salita ng Diyos ay may hatid na pagpapala. Kaya ngayon pa lang, habang binabasa pa lang natin ito, ang kinina natin ang hatid na pagpapala ng salita ng Diyos. Okay, sabay-sabay po nating basahin mula po sa verse 26 hanggang 29. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Basahin po natin sa NIV. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all.
It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Tayo po'y sama-samang manalangin. Muli, O Diyos, salamat po ng maraming marami sa araw na ito ng pananambahan. Salamat, Panginoon, sa pangunguna mo, sa pagkilos mo, sa amin pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin makalangit, sa pamamagitan ng mga patotoo. Salamat, O Diyos, sa iyong mga lingkod na ginagamit, Panginoon, upang patuloy, O Diyos, na daluyan ng iyong biyaya at pagpapala, Panginoon. At salamat din sa pagkakataong ito, O God, that we will hear from you, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan muli, O God, ng oras na ito, ay ikaw po ang Diyos na buhay at makapangyarihan na mangusap at magturo, Panginoon, sa iyong bayan. Lalong-lalo na nga po, Panginoon, na ngayon ay namamasid na nga po namin ang maraming mga palatandaan ng nalalapit mong pagdating. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, matagpuan mo ang bawat isa sa amin. Wide awake, Lord God. At nandun, Panginoon, patuloy na batyag, minamatsyagan, Panginoon, ang mga pangyayari, O Diyos, at handang-handa, Panginoon, para sa iyong muling pagparito. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay sasalubungin mo, Panginoon, sa alapaap. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. And we are excited, Lord God, sapagkat alam namin, malapit ka na nga pong dumating. We praise you, Lord God. We give you glory. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Baka po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. At yan nga po ang ating bibigyan ng pansin sa araw na ito, sa atin po pag-aaral. Actually, ito pong passage na binasa natin is passage about the second coming of the Lord Jesus Christ. The visible coming of the Lord. Yeah, ito po yung kalagayan ng passage na ating binasa. Kaya lang, pagka pinag-usapan po natin ang second coming, ito po ay mayroong dalawang phase o mayroong dalawang yugto. Ang unang yugto po ay yung tinatawag po na rapture, which is ang Panginoon dadating una sa himpapawid at darating po ang mga mananampalataya, yung mga namatay, unang bubuhayin, at yung mga buhay ay bibigyan ng glorified body at sasalubungin ng Panginoon sa alapaap upang sumakan niya magpakailanman. Yun po yung unang yugto. Ngunit ito pong binasa nating passage, ito po yung pangalawang yugto, yung visible appearance of the Lord doon sa kanya pong pagbaba. Ito po yung second coming. At dito po sa binasa natin, makikita natin na nagbigay ang Panginoon ng mga palatandaan kung ano po yung condition, kung ano yung kalagayan ng panahon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Again, mga kapatid sa Panginoon, I am referring to the visible coming of the Lord. Ito pong passage na binabasa natin. This is about the visible coming, second coming of the Lord. At nagbigay ang Panginoon ng mga palatandaan doon sa kanyang visible na pagbabalik. At ang ginamit niyang pagpalatandaan, ang sabi niya, ay dalawang bagay. Ngunit ang paksa po natin ngayon, ay kung ang Panginoon ay darating pangalawang pagbabalik ng Panginoon, visible, kung siya po ay darating, meron munang rapture na mangyayari. At kung merong rapture na mangyayari, mauuna po ito doon sa second coming. At kung malapit nang dumating ang Panginoon at kung nakikita na natin ang mga signs ng nalalapit na pagdating ng Panginoon, ang tanong na sasagutin natin is, how soon is the rapture coming? Gaano na nga ba kadali yung rapture of the church? Gaano na nga ba kadali? Gaano na ba kalapit ang rapture? At binigyan ng Panginoon ng palatandaan ng kanyang muling pagparito. At ayon nga po dito sa Luke chapter 17 verses 26 hanggang 29, meron siyang dalawang maliwanag na events na binanggit from the Old Testament na siyang magiging palatandaan ng siya naman niyang pagdating sa panahon natin.
At ano po itong events na ito? Dalawang bagay po. Sabi niya, ang pagdating ng anak ng tao ay magiging katulad sa panahon ni Noe. It will be like the time of Noah. Yun po yung una. At pangalawa, it will be the time of, or like the time of Lot. So, ito pong dalawang bagay o dalawang event, dalawang pangyayari sa Lumang Tipan, ang ginamit ng Panginoon na palatandaan ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Now, ano ba itong dalawang event na ito? Of course, ito pong dalawang event na ito ay una, yung panahon ni Noe, ito po ay nagpapakita ng isang malawakang dilubyo, yung malawakang pagbaha na kung saan ay lahat ng tao sa daigdig maliban sa pamilya ni Noah ay namatay sapagkat sila ay pinarusahan ng Diyos. At ang ikalawa naman, yung time of Lot, ito naman po yung sitwasyon na kung saan ang isang lungsod, ang Sodoma at Gomora, dahil doon sa malabis na kasamaan ng mga tao nung panahon na iyon, ang lungsod na ito, binura ng Diyos sa mapa sa pamamagitan ng apoy. Yung kay Noah sa pamamagitan ng baha, yung kay Lot sa pamamagitan ng apoy. Now, ano ba ang kalagayan ng dalawang event na ito na kinailangan ng Diyos na magpasyang puksain ang mga tao noong mga panahong iyon? Bakit nagkaroon ng ganong desisyon ng Diyos na puksain itong mga taong ito nung panahon na yon? Kasi kung titingnan po natin sa biglang tingin, ano po ang masama sa pagkain? Ano po ang masama sa pag-inom? Ano ang masama sa pag-aasawa? Wala akong nakikita ng masama. Yung kumakain ka, yung umiinom ka, yung nag-aasawa ka, wala po tayo makikita ang masama dito. Pero ang sabi nga po doon sa nung panahon naman ni Lot, hindi lamang sila kumakain, hindi lamang sila umiinom, sila po ay nagtatanim, sila po ay namimili, nagbibili, sila po ay nagtatayo. Mabuti sana kung ang sinabi dito, nung panahon ni Noah, ang mga tao ay ganito, kasama. Pero hindi ganun ang ginamit na salita ng Panginoon, kundi parang sa ating salita, napaka-safe ng mga salita. What is wrong with building? What is wrong with planting? What is wrong with eating and drinking? Sa madaling tingin, parang wala. Well, para maintindihan po natin ito, mas mainam po na balikan natin. Kasi kapag kaya ito lang po ang pinagbasihan natin, yung sinasabi ng Panginoon na ang mga tao noon, umiinom, kumakain, nagsasaya, pag dito lang natin i-finocus yung ating pansin, parang wala nga tayong makikitang mali. Pero kung babalikan po natin yung panahon, kasi ang sabi ng Panginoon, sa pagdating ng anak ng tao, ito ay matutulad nung panahon. So referring to the times of Noah and Lot. Kaya huwag lang tayong tumingin doon sa kumakain at umiinom, nag-aasawa, nagtatanim, nagtatayo. Huwag lang yun ang tingnan natin. Let us go back to the time na sinabi ng Panginoon. Ano yung time na yon? Times of Noah and Lot. So tingnan po natin ang biblical account. Ngunit bago po natin puntahan ito pong panahon ni Lot at saka panahon ni Noah, gusto pong maunawaan natin na sa atin pong panahon ngayon, alam ko po na kayo mismo ay sa inyong pagsubaybay sa salita ng Panginoon at sa pagsubaybay sa mga nangyayari sa ating panahon, alam ko na kayo mismo ay merong conclusion na kung tatanungin natin o kung sasagutin natin yung tanong na how soon is the rapture coming, I believe nagkakaisa po tayo ng pare-parehong sagot, very, very, very soon. Amen po ba? Napakalapit na. Kung noon, ang Panginoon, kumbaga isang, siguro sabihin na natin, kung noon ay isang araw ang pagdating ng Panginoon, eh sabi naman ng Bible, one day with the Lord is 1,000 years. Kaya kung noon isang araw, siguro ngayon ay minuto na lang or oras na lang. Ano? Pero ibig sabihin, nakikita na po natin ang ilang mga
signs, mga palatandaan talaga that the Lord really is coming very, very soon. Pero bago mangyari yung visible coming, ay mangyayari muna yung rapture. Kaya bahagi din po ng atin pong pag-aaral ngayong umaga ay yung tanong na habang hinihintay natin ang nalalapit na pagdating ng Panginoon, what should be our attitude while we are waiting for the imminent return of our Lord Jesus Christ? So, dapat meron po tayong ginagawa. Alam natin kung ano yung nararapat nating pagkilos habang naghihintay po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon po, tingnan po natin, balikan po natin yung panahon na sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang kanyang pagdating ay magiging katulad ng panahon ni Noah. Ano po ang pagkakapareho ng mga events na ito? It was like, ayon sa Lord, it was like the days of Noah, and it was like in the days of Lot. Ano po ba ang pagkakapareho ng mga events na ito? Sabi ng verse 27, noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Sa verse 28, gayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. So ano yung description o ano yung pagkakapareho ng dalawang events na ito? Dalawang bagay lang yung gusto kong i-share. Number one, both of these describes the attitudes of the people at that time. Yung attitude ng mga tao nung panahon na yon na mayroong dilubyong darating, wala silang pakialam. Why? Because they were overly preoccupied with the things of this world. Nung panahon ni Lot at nung panahon ni Noah, pareho po ng attitude ang mga taong ito. Ang ginagawa po nila, ang kaabalahan po nila ay ang mga bagay na panglupa, mga bagay na may kinalaman sa kanilang carnal. Pero wala silang oras, wala silang panahon para sa Panginoon. Yun po yung nakita natin. Kaya kung tatanungin natin, dapat ba silang puksain dahil lamang sa sila'y nag-aasawa, dahil lamang sila'y nagtatanim, dahil sila'y nagtatayo, dapat ba silang puksain dahil sila'y kumakain o uminom? Hindi. Hindi po yun ang dahilan kung bakit sila pinuksa ng Diyos. Pinuksa sila ng Diyos sapagkat ang kanilang pamumuhay ay para lamang sa mundong ito. Wala silang paghahanda para sa buhay espiritual. Wala silang oras para sa Diyos. Kaya nung dumating yung sakuna, nung dumating yung judgment, itong mga taong ito ay napahamak. Yun po yung una. Yung kanilang attitude, yung kanilang pong desire, lahat ay mga bagay lang ng mundo. Ikalawa, both of these groups were destroyed by God. Itong ginamit na larawan ng Panginoon, yung panahon ni Noah at panahon ni Lot, pareho ng mga attitude na walang oras at panahon sa Diyos, binabaliwala ang kilos ng Diyos, ang panawagan ng Diyos. Noah was preaching 120 years. Pag binasa po natin yung Genesis, yung sinabi doon na ang buhay ng tao ay magiging 120 years na lamang, hindi po yun yung span ng buhay ng tao per se. Kung hindi yung 120 years na sinasabi doon sa Genesis chapter 6 na pupuntahan po natin mamaya, ang tinutukoy po doon ay for 120 years, ang Panginoon ay binibigyan ng tao ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya habang ginagawa ni Noah yung daong. Pero ang nakalulungkot, nung panahon na yon, ang mga tao ay walang oras para sa Diyos. Lahat sila ay pinuksa ng Diyos. Why? Because ang pinagtutuunan lamang nila ng pansin nung panahon na yon ay ang mga bagay para sa mga bagay ng mundong ito. They were overly preoccupied sa mga earthly desires. Nothing more. Wala silang oras para sa Panginoon. Ang kanilang desire, yun yung kanilang kalagayan maging hanggang nung dumating ang baha. Ang sabi, nung pumasok sila
Noah sa daong, yung mga tao, wala pa rin silang kamalay-malay. Hanggang later on, tumaas ng tumaas yung baha at silang lahat ay namatay. At alam ko mga kapatid sa Panginoon na sa ating panahon, yan po yung nakikita natin talaga. Sa ating panahon, nakikita na po natin itong mga kung paano nung panahon ni Noah na ang mga tao ang preoccupation talaga ay mga bagay ng mundo. Makikita po natin na sa sobrang dami ng ino-offer ng mundo, ang mga tao po na haling sa mga bagay na ito, parang wala ng bukas. Kaya kung pwede nga lang na lahat ng mga ino-offer ng mundo ay makuha niya na ngayon. Kasi nga, yung lust of the flesh, yung pride of life, lust of the eyes, lahat ng ito ay ito ang binamatsagan ng tao. Kaya naman, ito rin mga bagay na ito ang nagdadala sa kanya sa kapahamakan. At dahil dito, ang mga tao na hayok, humaling na humaling sa mga bagay ng mundong ito, ay hindi makapaglaan ng oras para sa Diyos. Para sa kanila, ang gawain ng Diyos ay pagsasayang. Para sa kanila, ang gawain ng Diyos ay isang bagay na hindi binibigyan ng pansin. At ngayong panahon po na to, alam ko, yun po yung nakikita natin na kalagayan ng ating mundo, ng ating panahon. What was it like during the time of Noah? Ang sabi po, balikan natin sa Genesis chapter 6, verses 1 hanggang 8, pero yung ilang verses lang mga gusto ko ding i-discuss natin dito. Sabi sa Genesis chapter 6, ito yung po yung account ng puksain ng Diyos or simulang sabihin ng Diyos yung kanyang pagpuksa sa generation ni Noah. Sabi po sa verse 1, makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon, marami silang anak na babae, at ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanikanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko pa ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao, sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ibig sabihin, sa loob ng 120 years, Noah was preaching about righteousness, that people repent and return to God for 120 years. Pero ang mga tao, minamak lang siya, pinagtatawanan, hindi sila naniniwala na mayroong malaking baha na dadating. Kasi nga, hindi pa naman nangyayari. Of course, kaya nga hindi pa nangyayari kasi babala pa lang para hindi na nila maranasan. And for 120 years, sa mga tao, hindi po iniintindi, hindi binibigyan ng pansin ang babalang ito. At ang sabi ng verse 4, mula noon, lumitaw ang mga higante, ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanteng yaon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh na labis ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkakalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noah lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Now, tingnan po natin mabuti itong tala ng Bible. Sa verse 1, ang sabi, makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae. Yung salita po dito, makapal na ang tao, nagkaroon po ng tinatawag na population explosion. Dumami na ng dumami ang tao at hindi po naman nakakapagtaka sapagkat nung panahon po na iyon, ang tao po ay nabubuhay ng 900. Hindi ko alam kung kailan sila nagbinata. Hindi ko rin alam kung kailan sila nagmatanda. Hindi ko alam kung kailan sila tatawaging senior citizen. Walang basihan. Mahirap. Pero yung ang totoo, kung ikaw ay isang tao na ikaw ay 100 taon, ano ang posibilidad na magkaroon ka ng maraming anak? Napakalaki ng posibilidad. Di ba? Yung ikaw ay 100 taon,
Ibig sabihin, pwede kang si Abraham, 75 years old, nagkaanak pa din siya. Pero paano yung ibang mga tao, yung iba nga po, 40 years old lang, ang nanay ko, nabalo ng 28. Alam niyo kung ilang anak ang iniwan? Siyam. Dalawang beses nagkambal. Kaya nakapag-asawa pa po ng binata. Nakapag-anak pa ng apat. 13 po kaming lahat. 40 pa lang ang nanay ko noon. So ibig sabihin, yung 40 years old ngayon ay pwedeng magkaanak ng 13, 40 pa lang. Eh madami na po noon ang mga tao. At yung anak, halimbawa, yung ate kong panganay, kung nag-asawa na yon o kaya yung sumunod, sa 13 na lang, mag-asawa din uli yon, habang nag-aanak pa ang nanay ko, nag-aanak na rin yung inanak niya. Kaya ibig sabihin, hindi nakakapagtaka na nagkaroon talaga ng tinatawag na population explosion nung panahon na yon. Kaya yun ang declaration ng verse 1. Napakarami na ng tao sa daigdig nung panahon na yon. At huwag tayong magtaka, totoo po talaga na napakadami nila. At dahil sa pagdami nila, ano po ang nangyari? Sa pagdami po ng tao, ay pagdami din at paglaganap din ng kasamaan. There was increase of wickedness. Ang sabi ng verse 2, marami silang anak na babae at ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kani-kanyang asawa. So nung dumami yung mga tao, ang sabi, karamihan sa mga naging anak ng maraming mga tao, majority daw ay babae. Tapos ayon sa verse 2, pansinin niyo po ha, at ang mga ito'y magaganda. At nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So merong dalawang description. Merong anak ng tao at merong anak ng Diyos. At itong anak ng Diyos, pumili ng mapapangasawa sa anak ng tao. Now, ito pong verse 2 na ito ay medyo itinuturing na controversial verse dahil nga po dito sa unang tao, yung tinatawag na anak ng Diyos. Meron pong, ang mga scholars po ay divided po sa kanilang interpretation sa verse na ito sapagkat ang iba po, itinuturing itong sons of God o yung mga anak ng Diyos, tinuturing po nila ito na righteous seed of Seth. Di ba namatay na po si Abel na matuwid na anak ni Adan. Nung mamatay po siya, binigyan uli ng Diyos si Eva ng bagong anak, ang pangalan ay Seth, para pagmulan uli ng matuwid na lahi. At yung lahi naman ni Adan, ni Cain, na pumatay kay Abel, yun yung tinuturing naman na wicked seed. So parang merong dalawang seed o merong dalawang linya, isang matuwid na linya at isang masamang linya. Ang interpretation po ng iba, ito pong righteous seed, ito yung mga anak ng Diyos, at ito namang anak ng tao ay anak ni Cain na mga masasama. At ano sabi? Sila po, ang mga anak ng Diyos ay pumili ng kanilang mapapangasawa sa mga anak ng tao. Yun po yung naging kalagayan dito. Parang ganito po ang kalagayan. Kung matuwid po ang binhi ni Seth, kailangan panatilihin niya yung matuwid na binhi at kailangan ang mapapangasawa niya ay matuwid lang din. Hindi pwede ang intermarriage. Yung wicked at saka righteous hindi pwedeng magsama. Kaya yun ang interpretation. Yung anak ng Diyos referring to the seed of Seth, hindi pwedeng makipag-asawa, makipamatok sa lahi ni Cain. Now, parang ganito po yan sa ating panahon, di ba? Si Apostle Paul ay meron pong malinaw na itinuturo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 na tayo bilang mga mananampalataya, we are not to intermarry. Hindi po tayo dapat makipamatok sa kabilan. Ang sabi po ng verse 14, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common?
Or what fellowship can light have with darkness? So, ang matuwid at ang liko, hindi pwedeng magsama. Ang liwanag at ang dilim, hindi pwedeng mag-fellowship. Kaya kung ikaw ay sa liwanag, liwanag din ang hanapin mo para hindi maging magulo ang buhay mo. At yan ay pamantayan sa pag-aasawa at yun din po yung tinitingnan ng iba na pamantayan ayon sa pag-iinterpret ng verse 2 ng Genesis chapter 6. Well, dito po, kapag ka po, tandaan nyo po, ito pong intermarriage na atin pong binibigyan ng pansin dito, sa ating panahon po, yun yung ating tinatayuan. Hindi po tayo nakikipamatok. Bakit? Kasi nga po, para sa patuloy na kaayusan ng pamumuhay at hindi pwede magsama ang kadiliman at ang kaliwanagan. Ito po ay utos ng Diyos sa atin. At doon sa verse 2 ng Genesis chapter 6, yun po yung kanilang tinatayuan na interpretasyon. Ngayon, yung pangalawang interpretasyon naman ng verse na ito, referring to the sons of God, tinutukoy po nila ito. Pag sinabing sons of God, ang tinutukoy po nila dito ay angels. Particularly, fallen angels. Kaya yung sinabi dito, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang anak ng mga tao at pumili sila ng mapapangasawa nila dito. So, ang mga anghel o fallen angel ay nakipag-asawa sa mga tao. Ito yung medyo confusing dito kasi, bakit? Ang mga angel, hindi po sila itinakda para sa pag-aasawa. Hindi po sila nilikha for procreation. Hindi po. Kahit naman ang Biblia, malinaw po doon. Kaya lang nga po, dahil nga sila ay fallen angel, yung kaayusan na inilagay ng Diyos sa kanila, hindi na nila sinusunod. Kaya doon sa kalagayan nila bilang fallen angel, kung hindi natin alam, hindi rin marinaw ang Biblia kung sila, bagamat ang mga angel, normally, sinasabi ng Bible, may pangalang lalaki, lahat mga masculine. Gabriel, Michael, may talagang mga lalaki ang mga pangalan nila, pero hindi malinaw kung sila ay may kakayahan para sa procreation. Pero ang nakikita ko po dito, kung sila ay fallen angel, may kakayahan naman sila para mag-possess. Katulad po ng nakikita natin sa ating panahon, di ba? May mga evil spirits, gagamit sila ng human being, at yung human being na yon pwedeng gamitin para sa ibang tao. Yung para bang gagamitin yung lalaki, sasaniban ng espiritu ng angel or ng evil spirit, at ipoposes niya at para magkaroon ng sexual intercourse. Yun ay sa aking sapantaha lamang. Pero ang tinutukoy ko po dito ay I believe itong fallen angel na to or yung sons of God, hindi ko alam kung paano nila itong ginawa, pero yung result kasi sa verse 4, makikita natin na dahil doon sa union ng fallen angel or yung sons of God at saka yung sons of man, merong result na kakaiba. Giants ang naging result. Now, pag ginamit po yung term or phrase na sons of God, sa Bible po, particularly sa Book of Job, which is the first or oldest book, meron pong account na pag binabanggit po yung sons of God, it was referring to the angels. As sabi po ng Job chapter 1 verse 6, "Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them." Alam natin yung kwento nung kay Job. At yung kasama niya, dun binanggit yung pangalan, they were sons of God. Sa Job chapter 2 verse 1, "Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord."
Again, ginamit na naman po yung phrase na sons of God. And sa Job 38:7, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. So, tatlo na account na ginamit ang sons of God, all of this referring to angels. Kaya yung iba po, tinatayuan na yung anak ng Diyos na nakipag-asawa sa anak ng tao, para sa kanila, it was really the fallen angels. It was really angels themselves who impregnated these beautiful women according sa Genesis chapter 6. Now, tingnan po natin, bakit po yung iba ay yun ang pinangahawakan? Bakit naniniwala na posible na itong sons of God nga na ito ay yung fallen angels at nakipag-asawa sa mga babae ng anak ng tao? Sabi ng verse 4, mula noon, ito po yung result. Yung result ng kasamaan na ito. Kasi tandaan niyo po, hindi nga po sila designed for procreation, pero nakipag-asawa sila. Inalis nila yung kaayusan na binigay ng Diyos sa kanila, that angels were messengers. Pero sila ngayon ay naging procreators. Verse 4, mula noon lumitaw ang mga higante. Basin niyo yung verse 4, ha? Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng Diyos. So, pag pinag-aralan natin mabuti, talagang iniuugnay na itong mga anak ng Diyos na ito, sila ay mga angels, at dahil sila ay mga angels na humiwalay sa kalooban ng Diyos, ito ang naging resulta ng kanilang kasamaan. Ang naging resulta from the union of the mortal and the demigods, ang union po nila ay nagresulta po ng mga giants o yung tinatawag pong mga Nephilim. Ang mga higanting yaon ay tinanghal ng mga dakilang bayani. So dahil po doon sa union na yon, may kakaibang lahi na lumaganap sa mundo nung panahon na yon. Ang tawag po sa kanila ay mga Nephilim. So ibig sabihin, hindi ito aksidente. Kasi tinutukoy talaga ng Biblia na kaya maraming higante dahil doon sa union na yon. Talagang itinuturo doon dahil sa pag-aasawa ng anak ng tao sa anak ng Diyos. And it was the reason actually why God had to punish the generation of Noah. Kasi wala na sila sa kaayusan. Ang kaayusan is between human beings. Pero parang sa ating panahon, ine-entertain na rin nila sa kanilang buhay ang witchcraft. Ine-entertain na nila sa kanilang buhay ang mga yung events of the dead. Kumbaga yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga tao nasa liwanag, yun na rin ang kanilang ginagawa. Kaya anong nangyari? Naging magulo ang kanilang buhay. That's why, sabi po ng banal na kasulatan, sa verse 5 and verse 6, which is considered as one of the saddest verse in the Bible, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao, referring doon sa union na yon. Sa sobrang kasamaan ng tao, yung mga hindi na dapat ginagawa ng tao, ginagawa na nila. Kumbaga, yun ay lawless na sila eh. Wala nang pamantayang sinusunod, wala nang takot sa Diyos, kahit ano na lang ginagawa nila. Kaya nung makita ito ng Diyos, sabi niya, nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. And verse 6, ikinalungkot ng Diyos na nilikha niya ang tao. God repented that He created man. Isipin niyo po kung gaano kasakit sa kalooban ng Diyos na makita niya na yung kanyang mga nilikha, yung kanyang tao na nilikha ayon sa kanyang wangis, binigyan niya ng kanyang wangis ng kabanalan, ng katuwiran. Pero ngayon, nasa na yung kanyang nilikha? Namumuhay ng malayo sa kanyang kalooban, patungo sa kanyang sariling kapahamakan dahil sa paglayo sa Diyos. At yun ang naglagay sa Diyos na nagsisi siya.
parang tao na naisip niya, bakit ko pa ba nilikha? Kumbaga, mga kapatid sa Panginoon, huwag niyo po naman masyadong ilagay sa para pang isipin natin na nagkasala pala ang Diyos, nagsisi eh. Ibig sabihin niyo, para lang maunawaan natin yung damdamin ng Diyos. Na ganun niya minamahal ang tao, pero ang tao sa kanyang kasamaan, siya mismo ang naglalagay sa kanyang sarili, sa kanyang kapahamakan. At yun ang ipinagsisisi ng Diyos. Yun ang kinalulungkot ng Diyos. Dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Alam naman natin ang banal na kasulatan, ang sabi, hindi kinasisihan ng Diyos ang kapahamakan. Ang pagkamatay ng isang tao, kahit yun pa ay masama, ay hindi nalulugod ang Diyos. Kasi kalooban talaga ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Kaya lang, hindi rin naman pwedeng iligtas ng Diyos ang taong kusang pinipili ang kapahamakan dahil sa kanyang kasalanan. Pero yun po ang account ng Bible. Ikinalungkot niya ang pagkalalang niya sa tao. Maliwanag po na sa sobrang kasamaan ng tao nung panahon na iyon, mismo ang Diyos, inisip niya na wakasan na ang buhay ng tao. Pero maganda, no, yung verse 3, sabi ay, wawakasan man ng Diyos, binigyan pa rin niya ng pagkakataon ng tao. God gave 120 more years before the flood. So nandun po yung preaching of righteousness through Noah. Noah had to preach to every people, wicked people, on his time, on his generation. At ang preaching niya ay magbalik loob ang mga taong ito sapagkat merong darating na malaking kapahamakan. Ngunit ganun pa rin, ang mga tao, hindi po sila nagbalik loob. Kaya ano po nangyari? Sabi ng Panginoon, kung paanong sa panahon ni Noah ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa at binibigay sa pag-aasawa. At nung dumating, anong pumasok si Noah sa daong at dumating ang baha, hindi nila namamalayan. Bakit po? Ano nangyari sa mga taong ito? Ano ba yung panahon ni Noah? Ang attitude ng mga tao nung panahon ni Noah, they were preoccupied, overly preoccupied with the earthly things nung panahon na yon. Yun ang dahilan kung bakit po pinuksa ng Diyos sa henerasyon ni Noah. Now, puntahan po natin ang henerasyon ni Lot. Sa Genesis chapter 19, makikita po natin, ito po yung time of Lot na sinasabi ng Panginoon kung paanong ang pagdating ng anak ng tao ay magiging katulad una sa panahon ni Noah, ngayon naman sa panahon ni Lot. At makikita natin the same attitude ang pinapakita nung panahon ni Lot sa panahon ni Noah. Lahat din ng mga tao sa panahong ito, ang kanilang preoccupation mainly were about earthly things. Yung desires nila ay sa mga bagay ng mundong ito. At siguro nabasa niyo po yung kwento ng asawa ni Lot. Na makikita natin na sa sobrang preoccupation ng asawa ni Lot sa mga bagay na meron siya, yung mga possessions niya, siguro yung mga tanim niya, yung mga pinatayo niya, lahat ng mga ari-arian na meron siya. Nung inutusan sila ng angel na umalis, iwanan na ang Sodoma at Gomorrah, ano po ang nakita natin sa asawa ni Lot? Ang sabi nga ng Panginoon sa Luke chapter 17, may paalaala ang Panginoon sa atin. Sabi, consider Lot's wife. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ano ba ang ginawa ng asawa ni Lot? Actually, ang sitwasyon po, it's a matter of life and death. Ang sabi po ng angel, magmadali kayo, pumunta kayo sa isang lugar na ituturo ko sa inyo sapagkat tutupukin na ang Sodoma at Gomorrah at huwag kayong lilingon. Kailangan nyong magmadali. Pero ang problema, mga kapatid, ang asawa ni Lot, sa pagmamadali,
hindi nagmamadali para makatakas. Nahihirapan po siya na lubusang iwanan yung kanyang mga possessions. Habang tumatakas niya, hindi niya siguro matanggap na iiwanan niya na yung mga bagay na itinayo niya, na ipinundar niya. Kaya anong ginawa niya? Mas pinili po niyang lingunin yung mga bagay na natutupok na. At yung mga bagay na matutupok, pinili niyang lingunin kesa siya po ay magmadali na humanap ng safe na lugar. Lot's wife doesn't want to lose her earthly possessions. She can't afford to lose all her material possessions. Kaya hindi po niya maiwanan ito ng lubos. Ito po yung nagpapakita na talagang nung panahon na yon, ang preoccupation ng mga tao ay yung kanilang mga material things. Kaya even yung asawa ni Lot, yun po ang ipinapakita. At hindi lang siya basta namatay ng ordinaryong kamatayan. When she looked back, ano po ang nangyari? She was turned into a pillar of salt. Naging haliging o estatwa. Naging haliging asin. Dambana. Alam natin ang mga dambana ay pagkilala ng mga magagandang ginagawa. Ang binibigyan ng dambana ay yung mga may ginawang maganda. Kaya para pag nakita mo yung dambana na yon, yun ay magiging remembrance. Paalaala nung ginawa nung tao na nasa dambana. Ngunit siya ay naging dambana bilang paalaala sa atin na huwag mahumaling sa mga bagay ng mundo. Yun yung isang magandang paalaala. Sa isang banda, naging dambana siya para sa atin na alam na yung kwento niya. Para wag natin siyang tuladan. Pero nakalulungkot yung larawan ng kanyang dambana because it is a pillar of shame. Hindi po ito pillar na dapat ay yung parang hahangaan. Hindi. Ito po ay pillar of shame, kahihiyan. Dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa mga bagay na mayroon siya, hindi niya basta-basta maiwanan kapalit ng kanyang buhay. Kaya ginamit na larawan ng Diyos para paalalahanan tayo mga kapatid sa Panginoon na hindi rin natin dapat labis na minamahal ang mga bagay ng mundong ito. Bakit? Sa pagkakatulad ng kwento ng buhay ng asawa ni Lot at ni Lot, iiwanan din po natin ang mga bagay na ito. Amen po ba? Iiwanan din po natin ang mga bagay na ito. Kahit gaano man yan ipinatayo natin, gaano man yan karami. Hindi ho masamang magpatayo, hindi ho masamang magkamal ng maraming mga ari-arian. Hindi po yan masama. Ang masama ay pag inilagay mo din ang puso mo doon sa mga bagay na ito, na halos ayaw mo nang iwanan, na parang hanggang dito ka na lamang sa mundo. At yun ang larawan ng buhay ng asawa ni Lot na nire-represent din ng mga tao doon sa lungsod na yon. But more than that, hindi lang po yun, mga kapatid. Ano pa po ang sitwasyon talaga nung panahon ni Lot? Ang sabi po, sa panahon po ni Lot, ang mga lalaki po, kaya po sila pinuksa, nagsisikain, nagsisiinom, nagtatanim, nagtatayo, nagbibili at namimili. Pero ang tunay na larawan po ng mga tao nung panahon ni Lot, men, young and old, ang sabi ng banal na kasulatan, were all involved in sodomic sin. Ano po itong sodomic sin? Ito po yung sitwasyon na ang lalaki ay hindi na nakokontento na makipagtalik sa babae, asawang babae. Kung paanong sa panahon ni Noah, ang angel, dapat ang affair lang na gagawin niya ay affairs related to angel as messengers. Pero umalis sila dun sa kaayusan na yon. Ang ginawa nila, yung hindi plano ng Diyos sa tao na makipag-asawa sa mga angelic beings, dahil sa kawalan ng kautusan o pamantayan ng katuwiran ng Diyos, lahat ng ito nilabag ng tao at ng anghel. At dahil doon sa labis na kasamaan na yon, pinuksa sila ng Diyos. Ngayon naman sa panahon ni Lot, ang mga tao, bata at matanda na mga lalaki, hindi na nakokontento
sa relasyong lalaki at babae. Ang kasiyahan na po nila ay makipagtalik sa kapwa lalaki. At tandaan niyo po ha, pansinin niyo, ang description ng Bible, both young and old. Genesis chapter 19 verses 4 and 5, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki sa lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw silang nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo, sisipingan namin." Lahat ng lalaki sa lungsod, hindi ng baryo, hindi ng bayan, ng lungsod. Ano po ang mas malaki sa bayan? Di ba lungsod? Tama po ba? Municipality, tapos city. Tama po? Tama po ba? Ano po ang mas malaki sa city? Country na po ba? Oh, province. Akala ko po, utso. City, utso. I'm sorry. medyo konting break lang. Ayan, medyo relax na ba uli? Pero sabi po, buong lungsod. Lalaki ng buong lungsod, bata at matanda, isa na ang kanilang gusto. Now, ang tanong mga kapatid sa Panginoon, kumusta ang nakikita niyo po na issue ng LGBTQ or homosexuals sa ating mundo? Not particularly dito sa bansa. Di ba sa ating bansa ay ang dami na? Pero lalo na sa buong mundo. Tama po ba tayo ng obserbasyon na talagang laganap na po ang homosexuals all over the world? Hindi lamang sa isang bayan, hindi lamang sa isang lungsod, hindi lamang sa probinsya. All over the world, laganap na po ang homosexuals. Pero ano sabi? Dahil doon sa sodomic sin, pinuksa ang Sodoma at Gomorrah, lungsod. Ngayon, kung laganap na ang sodomic sin all over the world, ano kaya ang gagawin ng Diyos sa mundo na laganap na ang sodomic sin? Kaya yun ang ginamit niyang sign. Ganun din sa pagdating ng anak ng tao, kung paanong sa panahon ni Lot. Kasi hindi babalik ang Panginoon para lang sa Israel. Babalik ang Panginoon para sa lahat ng tao. At yung sitwasyon ng sodomic sin na noon ay para lamang sa panahon ni Lot, yun ang ginamit ng Diyos na larawan ng kanyang pagbabalik. Kung paano nung panahon ni Lot, sa ating panahon sa buong mundo, nakikita na natin ang sodomic sin. Andyan po ba kayo? Kaya pag tinignan po natin ang ating panahon, maliwanag na maliwanag. Ito nga po ang dahilan kung bakit po, well, by the way, as a church, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, gusto ko po maging malinaw ito sa bawat isa sa atin, we don't condemn itong mga tao na meron ganito pong kalagayan o buhay. Kasi po ang sinasabi dito ng Bible, sila yung nakikipagtalik. Ibig sabihin talagang nilalabag na nila yung order. Pero may mga tao na nandun yung kanilang kalagayan, nandun yung pagkilos, merong struggle. Pero yung bagay na pakikipagtalik, yun yung kanilang hindi ginagawa. Pero hindi pa nila lubusan na yung kanilang kilos ay hindi pa lubusang nababago. Well, hindi po natin kinokondem yung mga ganitong tao, ha, mga kapatid. Bilang church, we don't condemn. Actually, we consider them as yung katulad lang din po ng ibang mga makasalanan. We love them. Kasi sabi ng Diyos, love every sinners. Paano natin silang minamahal? Pinagpipray natin sila, sinesera natin sila ng gospel para hindi sila mapahamak. Andyan po ba kayo? So, hindi po natin kinokondem ang mga tao na involved dito. Kaya lang, ang gusto ko po maging maliwanag sa atin dito ay we don't agree of their actions. Hindi tayo, tinatanggap natin sila, the person,
as they are. But pagdating na po doon sa mga ilang mga actuations, sa mga actions, hindi po natin ito ina-accept. Even ang Bible ay maliwanag po. Homosexuals in the Bible ay kabilang po sa list of sinners. Maliwanag po ang Biblia. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So, mga makasalanan, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano-ano, sino yung mga kasama sa list ng mga makasalanan? Marami pa po, pero ilan lang po ito. Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, homosexuals belongs to the list of sinners listed in the Bible. Just like we are. Andiyan po ba kayo? Katulad lang din natin sila na makasalanan din. At inilista sila na hindi, sabi verse 10, ang mga ganitong tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po ang problema. Sa ating panahon po, kahit sinasabi ng Biblia na ang homosexuals ay kasalanan, magugulat po kayo noon, di ba? Talagang pagdating sa pamilya na meron pong mababalitaan na merong magka-come out, magladladlad. Talagang, it takes years. O kaya, at least yung iba, pagka-graduate ng college, sa idea niya, kaya ko na naman sa sarili ko, kaya doon lang siya maglalaglad. Pero ngayon, kahit bata pa, at tuwang-tuwa pa, yung mga magulang, minsan yung mga nanay, pinasasayo, ang galing kumembot nung anak, tuwang-tuwa pa. Pero yun po eh, talagang ngayon, para pa sabihin na natin, pabata ng pabata at talamak na. Pero noon po, hindi basta-basta. At talagang mapapahiya dahil talagang para bang tinutukso, pinipersecute din talaga sila. Dahil hindi nga talaga maganda. Siguro narinig niyo na itong kwento na to. Yung isang anak ng general. Imagine niyo, general siya. Yung problema, meron siyang anak na bading nga po. Ang iniisip niya yung kanyang reputasyon. Siyempre, general ako, tapos meron ako anak na bading. Kailangan itong anak ko na to ay pagsundaluhin ko. So isang araw po, hinarap niya yung kanyang anak at nakita niya na nag-aayos ng bulaklak. Nilapag niya ngayon yung kanyang baril doon sa lamesa. Anak! Pumili ka! Bulaklak o baril? Hindi mo na ba ako binigyan ng kahihiyan? General ako. Tapos meron akong anak, kaisang-isang anak na lalaki. At ganyan ka. Kaya pumili ka. Bulaklak o baril? Tinignan nung anak yung tatay. Nakita niya ang galit na galit. Dinampot niya. Bulaklak. Kada sagot ng bulaklak, isang sapak. Baba uli. Bumili ka. Bulaklak o baril. Talaga, kasi hindi po, katulad po ng kasalanan, mahirap po talaga siya. Isang addiction siya na hindi agad-agad maaalis. Dapat maunawaan din po natin ang mga taong nandito sa kalagayang ito. Hindi po talaga madali. At katulad po nung lalaking ito. Bulaklak o baril. Pinili pa rin niya yung bulaklak. Black eye naman, putok na yung labi, may black eye na. Talagang nakaabot na rin ng maraming pasa. Dahil every time na papipiliin siya, pinipili niya bulaklak, may kasunod na suntok. Anak, pumili ka. Bulaklak o baril? Baril po. Pero pwede po bang may request? Pwede po bang ang bala bulaklak?
Ibig sabihin, mahirap talaga. Hindi ho ganun kadali. Kaya yung magka-come out po itong mga homosexuals, it takes guts. It takes courage. Kaya lang sana nga, yung kanilang katapangan ay mapunta sa tama. Para yung kanilang katapangan na lumabas, magamit yung katapangan para sa Panginoon. Hindi katapangan para ipahayag yung mali. Pero yun po yung kalagayan. Nung panahon ni Lot, ganon ang tao. Ang kanilang buhay, mas pinili na nila ang buhay na wala sa normal, wala sa katuwiran, kalaswaan at kasamaan. Kaya ano nangyari? Definitely, magulo po yung panahon nila. Kaya nga, winasak na ng Diyos. Tinupok na ng Diyos. At yun din po ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Siguro po, sundan ko lang po yung kanilang thinking. Kasi ito po mga homosexuals, di ba marami na nga po sila ngayon, meron na rin po sila mga patas na isinusulong. Hindi na po natin sila basta ma-address ng gusto nating pag-address ng kanilang gender. Tayo pa ang may kaso nun. Tayo ang tama, pero kailangan pilitin natin ang ating sarili na sumunod sa gusto nila na sila ay she, kahit na sila ay he. At may kaso tayo, may patas na po kasi ngayon. Tama po ba? At hindi lang yon. Para nga po masabi na sila po, yung kanilang kalagayan ay maayos, so, di ba nagkakaroon sila ng partner? At para yung kanilang union ay masabi na legal at may baspas din ng Diyos, magpapakasal sila. So ano pong kalagayan nun? Hindi po ba yun ay parang mockery na din? Na wala ka na nga sa katotohanan, tapos eto pahihingin mo yung baspas para masabi lang na yung inyong pagsasama ay magmukhang legal dahil may batas na magpapatunay ng inyong union. Ngayon, kung susundan natin yung kanilang reasoning, yung kanilang logic, balikan natin yung yung 1 Corinthians chapter 10 na kung saan sila ay inihanay lang din sa mga hanay ng mga makasalanan. So kung para masabi na ang kanila pong ginagawa ay matuwid dahil sila ay pwede nang ikasal, may basbas na, ito po ang pwede kong gawing reasoning. Ako din, bilang magnanakaw, nakasama doon sa hanay ng mga 1 Corinthians 6 na hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos, ang gagawin ko lang din, lelesensyahan ko yung aking pagiging magnanakaw, ipoprofessionalize ko yung aking ginagawang pagnanakaw, at bibigyan ko ng lisensya yung aking pagnanakaw para hindi na ako kasuhan at masabi legal. Kasi yun din ang kanilang ginagawa ngayon eh. Nasusundan niyo po ba? Na para bang pwede na akong magnakaw ngayon. Bakit? May lisensya ako, certificate ako. Di ba? Ibig sabihin, para bang humihingi ka ng lisensya para magpatuloy at magpatuloy kang gumawa ng kasamaan. And that's how wicked people in the times of Lot. Hindi na nila alam yung mabuti. Lahat na lang ng kanilang ginagawa ay kasamaan. At kung ikaw ang Diyos, kung ikaw nga magulang, siguro yung isa, dalawang kasamaan sa iyong pamilya, ang hirap ng dalhin. How much more kung ikaw ang Diyos? Papalawakin mo pa ba ang lahi na yan? Papadamihin mo pa ba yan? Kung kasamaan na ang lumalaganap, papadamihin mo pa ba yan? Wala, talagang maiisip mo, kesa makahawa pa, pupuksain ko na lang. At kung doon sa panahon ni Noah, ay sa pamamagitan ng baha. Sa panahon ni Lot, sa pamamagitan po ng apoy. Kaya po, sa panahon po natin, nakikita na talaga natin na nararanasan na po natin yung paglaganap, yung sinasabi ng Panginoon na kung paano sa panahon ni Lot, ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Yung laganap na sodomic sin. At alam ko na nakikita na po natin ang epekto nito sa ating panahon. Amen po ba? Nagulo na po. Pati ang Miss Universe, nagulo na. Oh, kasi pwede na sumali ang mga transgenders. Ang CR din natin, nagulo na. Di mo na malaman ngayon kung saan ka papasok. Nagulo na talaga ang mundo natin.
Isipin niyo kung ngayon nagugulo na tayo, the same nung panahon ni Lot. Chaos. Kasi wala na sa kayusan ng tao eh. Andiyan po ba kayo? Yun na po yung panahon na nangyayari sa atin. Magulo na yung panahon. May batas na yung mga kasamaan. So, ang hirap. Pero yun ang palatandaan ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, how soon is the rapture coming? Talagang, kita na natin yung dalawang mahalagang palatandaan eh. Nung panahon ni Noah, na ang tao ay masyadong preoccupied sa mga earthly things. Walang panahon sa Diyos. And sodomic sin, sa panahon ni Lot, ang mga tao laganap ang sodomic sin. Sa panahon natin, all over the world, may parada pa. May parada pa, pinagmamalaki. At yung paalaala ng Diyos kay Noah, yung rainbow, inangkin nila na hindi sila pupuksain. Yes, that's the promise of God. Na sa pamamagitan ng rainbow, hindi ko na pupuksain ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Dapat po ang kanilang ginamit ay yung sa sulfur. Kasi yun ang para sa kanila eh, di ba? Pinuksa yung sodomic. Pero yung promise na hindi na pupuksain sa pamamagitan ng baha, hindi yun para sa kanila. Hindi na talaga sila mapupuksa sa baha kasi hindi yun ang ibang pupuksa sa kanila. Apoy at asupre ang ginamit doon sa Sodoma at Gomorrah. Kaya, again, let's go back to the question, how soon is the rapture coming? Very, very, very soon. Malapit na, mga kapatid. But the question is, at dito po tayo mag-tanong mabuti, mag-duel ng mabuti. Sagutin natin itong tanong na to. What should be our attitude while waiting for the imminent return of the Lord? Kung nakikita na natin ang mga palatandaan at talagang sinasabi ng Panginoon, dadating siya, sigurado. Kung nababalam man yan, hindi natin problema yon. Basta mahalaga pinangako niya, darating siya. Pero ang tanong, what should be our attitude while waiting for His imminent return? Dalawang bagay lamang po. Ang sabi po ng unang Pedro, kung kayo po ay may Bible, pwede niyo pong tuunan, tingnan. 1 Peter chapter 4, verses 7 hanggang 10, ito po sabi ni Apostle Peter, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabingat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangian ang tinanggap ng bawat isa. Ano po ang attitude ng mga mananampalataya na nag-a-anticipate ng nalalapit ng pagdating ng Panginoon? Number one, let's have an attitude of waiting expectantly for the Lord. Kung alam natin anytime dadating ang Panginoon, maghintay talaga tayo. Amen po ba? Let's wait expectantly for the return of the Lord. Yan po yung panatilihin nating attitude. Kaya ang ibig sabihin po niyan, dapat nabubuhay po tayo na sa atin pong paghihintay sa Panginoon, nandun yung excitement. Na alam natin dadating ang ating Panginoon, ang ating manunubos. So ina-anticipate talaga natin, hindi nga lang natin alam talaga kung kailan, kung anong oras, pero may panahon ng pagdating. Pero as we wait on His imminent return, ang makita sa atin na yung excitement, na talagang, yay, dadating na. Di ba minsan may mga magkamag-anak tayo, mga OFWs, or kung sino man na galing sa ibang bansa. Di ba pagka matagal natin hindi nakita at nagpasabi, dadating na. Ah, talaga naman nandun yung, kung pwede na nating hilain yung araw para dumating na. That's waiting expectantly. Yan po ang larawan ng pagpapahayag ng naghihintay. Hindi mo binabaliwala kasi mahalaga yung dadating. Excited ka. Amen po ba? At alam ko, marami po dito sa inyo ay naka-experience ng ganyan. Marami sa atin dito may mga kamag-anak na umalis, na matagal natin hindi nakasama. Tapos nung susunduin natin sa airport, I believe katulad ko, sa mga kapatid ko po na nandun nga po sila sa Sweden.
na pag-uuwi sila dahil bihira namin makasama, lalo na nung wala pa pong messenger, nung wala pa pong Skype, na talagang ang doon po yung voice tape, ano? Yung voice tape ay nagkakasahalinhinan. Habang nagbo-voice tape dito, may awayan, tapos nagkasundo na. Ito yung voice tape na sagot ay huli na doon. Di ba parang ganun? Pero ngayon, instantly, magbukas ka lang ng messenger mo, pwede na kayo magkausap ng Viber. Pero nung wala pa mga bagay na ito, laging nandun yung excitement pag nabalitang uuwi. Kami po, pagpupunta ng airport, habang naghihintay po kami, alam namin, halimbawa, ang dating 4 o'clock o 5 o'clock ng madaling araw, gabi pa lang nandun na kami. Tapos babantayan mo lahat ng mga dumadating ng mga sa listahan ng mga eroplano, kahit hindi pa yun. Arrive! Di ba? Oh, delayed. Talaga lahat kasi ayaw mong ma-miss eh. Kasi gusto mo talaga lahat. Sigurado pagdating, kitang-kita mo. Yun yung kalagayan ng isang tao na nag-expect sa hinihintay niya. Na meron siyang expectant heart. Dapat ganun din po ang kalagayan natin, mga kapatid. So kung hinihintay natin ng Panginoon, nasabi po dito ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 7, nasabi niya, taglayin natin yung katangian na pagkakaroon ng pagtitimpi. Be self-control. Ibig sabihin, habang hinihintay natin ng Panginoon, we are expecting Him to return anytime. So hindi natin babayaan yung ating paghihintay na mabaliwala, masayang. So anong gagawin natin? We will focus on His arrival. Talagang hihintayin natin siya. Parang isang babae na ikakasal at ang kanyang mapapangasawa ay nasa ibang bansa. Ang isang babae ikakasal, habang hinihintay niya yung kanyang mapapangasawa, she will keep her purity while waiting for soon to be husband. Hindi siya pwedeng makipagbarkada, hindi siya pwedeng maggawa ng kung ano-ano mang pwede niyang ikadisgrasya. Kailangan niyang panatilihin yung kanyang pagkababae na maayos hanggang pagdating ng kanyang mapapangasawa. So paano niya magagawa yun? Kailangan niya ng self-control. Well, ang kabaliktaran ng self-control, yung mga tao na alam niya, ay, wala naman ng pusa, ano gagawin ng daga? Diba? Kaya minsan ipapakasal na sana, hinihintay na lang pagkasal. Nung dumating, may anak na, hindi pa tayo kasal. Kasi hindi pinanatili, hindi naging self-control. Hindi binantayan yung kanyang paghihintay. Nawalan ng, di ba ang kabaliktaran ng self-control, yung walang habas, walang control? Anyway, di pa naman siya dadating eh. Dapat mga kapatid, meron tayong paghahanda at meron pag-iingat habang naghahanda. At tulad po ng parable of the 10 virgins. Alam natin yung parable ng 10 virgins. Yung lima, they were considered as wise virgins, yung naghihintay sa lalaking ikakasal. Why they were considered as wise virgins ayon sa Matthew 25? Because they were prepared. While the other five were considered as the foolish virgins. Bakit sila kinonsider na foolish? Because they assumed too much. Kaya minsan po yung assumption, yung akala, ay tama, hindi lang yan nakamamatay, minsan ay kinakapahamak din. Diba? Kaya kailangan po sigurado, wag lang yung assumption lang, kailangan yung tiyak. Bakit po nag-assume itong mga limang foolish na ito? Ang sabi kasi nila, nung kanilang hinihintay, pareho sila na meron dalang lampara at pareho silang may dalang langis sa kanilang mga lampara. But the five foolish virgins, they assumed that the oil in their lamps were enough until the groom will arrive. Inassume nila sapat na ito. Eh ang problema, yung groom medyo na-delay. So ano nangyari? Nung naubos na po yung apoy, wala na silang langis, sinabi nila doon sa matatalino, pwede bang bigyan nyo kami? Habi, hindi pwede. Sapat lang sa amin ito. Lumabas kayo, bumili kayo. And it was on that time that they went away to buy oil that the groom arrived. At ano nangyari? Nung dumating yung groom, yung five wise virgins na merong sapat na langis habang inihintay ang pagdating ng ikakasal na naantala, sila yung nakapasok kasama nung groom. Ano nangyari doon sa foolish? Doon sa assumption? Sa akala? Ano nangyari? Nung pumasok sila, nung dumating sila, wala na yung ikakasal.
Mga kapatid sa Panginoon, tiyakin ninyo, ayon sa salita ng Diyos, hindi sa assumption, hindi yung akala lang natin, akala ko okay na to. Hindi. Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ngayon, sinasabi sa atin ng Biblia, akala ko hindi pa dadating ang Panginoon. Hindi. Sinasabi sa atin ng Panginoon, let's wait expectantly. Maging mapagbantay tayo. Be self-controlled because the Lord will return anytime. Kasi nakikita na natin yung palatandahan. Kung paano sinabi ng Panginoon at ang palatandahan ito is the visible coming of the Lord. Kaya kung malapit na yung palatandahan for the visible coming of the Lord, mas mauuna ang rapture. So it means rapture will come anytime, any soon. Anytime soon. So be self-controlled. Ano ibig sabihin ng pagiging self-control? Do not be like Lot's wife and the people in the times of Noah and the times of Lot na ang kanilang panahon at oras ay wala na sa mga bagay para sa spiritual, para sa Panginoon. Kung meron man tayong dapat na pinagtitimpihan ay yung mahulog tayo sa kasamaan ng mundong ito. Be self-controlled. Layuan ninyo ang mga bagay ng mundo. Sapagkat ang mga bagay na ito ang magbabatak sa inyo palayo sa Panginoon. Be self-controlled. Pangalawa po, be clear-minded so that we can pray. Sa ibang salin po ang ginamit dyan, watch or be awake in prayers. Kung tayo po hinihintay natin ng Panginoon, ang isang magandang katangian na tinataglay natin, hindi lamang tayo mapagtimpi, kung hindi sinasangkapan din natin ang ating buhay ng pananalangin. Mga kapatid sa Panginoon, totoo ang battle, Christian battle, totoo. Mayroong spiritual battle. At lahat talaga ng mananampalataya, nakikipag-battle, nakikipagbaka sa gawa ng kaaway. And we cannot win this battle without prayer. Tandaan niyo po, the power in everything that we do, behind all that, is prayer. Amen po ba? Lahat ng ginagawa natin, kapag may sangkap ng panalangin, ang Diyos nandun. But when we do things by our own means, without prayer, without depending on God, atin lang yon. Pero wala doon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi po dito, be clear-minded so that you could pray. Nandito po tayo ngayon sa panahon na kung saan nananawagan po ang Diyos na talagang bigyan ng lugar ang pananalangin. Bakit po? Kasi when we pray, ano pong nangyayari? When we pray, we are aligning our will with God's will. Katulad ng prayer ng ating Panginoon, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro na ito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. When we go to God in prayer, kaya minsan nagre-wrestle tayo, nag-i-struggle tayo, kasi may gusto tayo, pero nauunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Kaya pag dating sa harapan ng Diyos, ano nasasabi natin? Bagamat ito ang gusto ko, Lord, pero yung kalooban mo pa din ang masusunod. That is what prayer is. We are aligning our will to God's will. Kaya tiyak ang katagumpayan kapag ka inia-align natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos through prayer. Pero kung meron tayong gustong gawin at alam natin hindi yan kalooban ng Diyos, ipinilit pa din natin, yes, there can be success at least. Pero success, not from God. Maaring sa gawa at sa paraan natin yun. In prayer, hinihingi natin na mangyari ang kalooban ng Diyos. Katulad ng itinuro ng Panginoon na prayer, pray like this, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Na kapag ka nananalangin tayo, ang hinihingi natin mangyari, Lord, yung kalooban mo sa langit, yun din ang pangyarihin mo dito sa lupa. Kung kalooban mo sa langit ang kapayapaan, Lord, pagharian mo ang aming tahanan ng kapayapaan.
Kung kalooban mo sa langit ang kasaganaan, Lord, yung kasaganaan ayon sa iyong kalooban, hindi doon sa aking sariling kaparaanan. Kasi when we pray, we pray for the will of God to happen. In prayer, we also recognize that everything that we do are limited, but with God, all things are possible. Inikilala po natin yun, di ba? Minsan, pagka meron tayong gagawin, meron tayong plano, tapos pag tinignan natin kung ano meron tayong resources, makikita natin yung limitations natin. Pero hindi tayo natitigil doon sa limitation. Kasi alam natin, merong Diyos na makapangyarihan, na mas malaki sa ating limitation, na alam natin, your grace is enough for me. Di ba? Katulad ni Paul, sinabi niya, my strength or yours, yung kanyang kahinaan, i-recognize niya, yung limitation niya. Yung power ng Panginoon available sa kanya. Kaya, dahil doon sa pagkakaroon ng maliwanag na kaisipan, hindi tayo kinukonfuse ng mundong ito, alam natin ang kalooban ng Diyos, we are able to pray. But this is the sad thing about the church today. Prayer is a neglected habit of the church. Sa totoo lang. Nung ang Panginoon po ay pumasok doon sa templo, kita natin pinagtabuyan ng Panginoon yung mga nagtitinda ng namimili at nagbibili, pinagtauban yung mga lamesa, pinalayas niya yung mga nagbibili at bumibili. Ibig sabihin, yung mga mali ang purpose kung bakit nasa templo ng Diyos, nakakapasok, hindi para manalangin, kundi para sa sariling kagustuhan. At anong ginawa ng Panginoon? Itinaob ang kanilang mga lamesa. At anong sabi ng Panginoon? Hindi nyo ba alam na ang tahanan ng aking ama ay tatawaging bahay panalanginan? Do you not know that the house of my Father shall be called the house of prayer? Pero ngayon, lahat ng gawain pwedeng idao sa church, maraming dadalo sa lahat ng gawain maliban sa prayer meeting. At minsan, nagmi-ministry, pag pinag-lead mo sa prayer, ayaw, nahihiya. Kasi hindi marunong mag-pray. Totoo po yun. Pero hindi natin minimenos. Kaya po natin dinadala sa ministry para matutunan. Pero yung tao na nasa ministry at ayaw manalangin, there is something wrong with him. Pero kung ikaw ay gusto mo mag-ministry at hindi ka marunong mag-pray, then go on. Kasi hindi naman tayo tinawag ng Panginoon na alam na agad natin. Kaya nga sinasanay sa ministry. Pag nasa ministry ka, tuturuan ka talaga manalangin, tuturuan ka talaga magbasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Yan ang lakas natin. We have to have a clear mind to be able to pray. Because when we pray, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Si C.H. Spurgeon po, isang kilala pong English preacher, tinanong po siya, ano ang pinakamahalaga sa dalawa? Word or prayer? Sabi po ni Spurgeon, instead na sagutin po ng diretso, sabi niya, anong mahalaga sa dalawa? Inhale or exhale? Na ang ibig sabihin, maliwanag yung kanyang message. We cannot separate the two. We need both. We need the Word of God. And when we pray, we are exhaling the Word of God that we have read. And then we inhale. Pero maraming pagkakataon, kaya maraming mga Christian, sisinghap-singhap, naghihingalo. Why? Kasi isang bahagi lang, nakalimutan yung proper breathing. Proper breathing is both exhale and inhale. If you love the world but you don't want to pray, sisinghap-singhap ang buhay mo, maghihingalo ang buhay mo. Because that is not the proper way of breathing for Christians. Christians should know the Word of God.
Christians should pray the word of God that God is saying to him. And we need both. Lalo na sa panahon na ito to expectantly wait for the coming of the Lord. We have to be self-controlled. We have to have a clear mind to pray. Bakit? Kasi pag hindi tayo magpipray, mga kapatid sa Panginoon, ligligan, wala tayong lakas. Sabi ng Luke 18:1, pray that you should faint not. Manalangin kayong lagi para hindi kayo manghinawa. We need prayers. Hindi kailangan ng Diyos ang prayer. Kailangan natin ang prayer because in prayer we say, Lord, we need you in our lives. But when you don't pray, when we don't pray, para sinasabi natin, Lord, I don't need you. I can manage. And that's not the proper Christian breathing. Ang proper Christian breathing is word and prayer. Or everything that we do, laging may back up ng pananalangin. Hindi kailangan yung mga flowery words. Hindi kailangan yun. Nasabi ng Matthew 21, God is perfecting from the babes, mouth of the babes, and the nursing child. Ano yun? Ang piniperfect niya, yung mga pinamumutawi ng Diyos, yung mga salita, papuri, para sa Kanya. So basta mula sa puso, natapat, naririnig yan ng Diyos, tinatanggap yan ng Diyos. Hindi kailangan ng mga panalangin na flowery, pero wala sa puso. Yun ay panalangin para sa tao. Ang tao ang sasagot dyan. Ewan ko kung tama ang sagot. But when you pray to God, according to your heart, the Lord will listen. The Holy Spirit will bring the prayers to the throne of God. Kung hindi man natin yan ma-express in our own ways, the Holy Spirit will arrange it for us. And our high priest who is in heaven, siya ang nakakaunawa. Oh, yes. Kaya minsan meron tayong ano lang, hibik lang. Minsan meron na tayo hindi na nasasabing prayer. Umiiyak ka na lang, pero may sagot. Kasi may trust ka na nakikita ng Panginoon sa puso mo. Sa panahon na to, mga kapatid sa Panginoon, the church neglects the most important part of Christian breathing. At yun na yung pananalangin. Yan man ay personal, huwag nyo kakalimutan. Pero corporately, kailangan pa din. Kaya mga kapatid sa Panginoon, God is reminding us kung paanong sa panahon ni Lot, naririto na mga palatandaan. This is the time to be awake in prayer. Amen? Pangatlo po, babibilisan ko na po. Love one another, loving one another. Habang iniintay natin ng Panginoon, mga kapatid, hindi na ito yung panahon para magtampuhan pa. Hindi na ito yung panahon para yung konting mga bagay lang ay nagiging dahilan pa. Hindi ako atin kasi si sister, si brother, mga kapatid sa Panginoon, dadating lang ang Panginoon, yan pa rin ang nasa damdamin nyo. Hello? Darating lang ang Panginoon, ang church pa rin ay dadat na ng Panginoon na sabi niya, blameless, pure, without wrinkle. Pero ang church hindi pa nag-grow. Ngayon may mga tampu-tampuhan pa. Anong uri ng church ang dadat na ng Panginoon? Ay dadating na siya. Mature church ang hinahanap ng Lord na dadat na niya. And a mature church loves one another. Kahit na may mga limitasyon pa yan, may mga pag-aaway, ipapatawad mo yan. Because we love one another. Amen po ba? Dadating na ang Panginoon. Magpanalangin na tayo. Magmahalan tayo. Maglingkod. Number four ay accept one another. Bear with one another. Accept one another. Tanggapin natin ang isa't isa. Kasi kung mahal natin ang isa't isa, tatanggapin natin ang isa't isa. Ano man ang kahinaan at kakulangan. At panglima po, serve one another. Habang iniintay natin ang Panginoon, sama-sama tayong maglingkod. Magsasama-sama po tayo sa langit. Dito pa lang, hindi tayo na magkasundo-sundo. Dito pa lang, hindi na tayo parang ayaw na natin kakatabi yung ating kapatid. Nandito pa lang tayo sa lupa. Eh sa langit, habang buhay natin yung makakasama. Para hindi mo yung makasama, sabi mo, Lord, i-deport mo naman ako. Hindi sa ibang bansa. Pag i-deport ka, doon lang yun. Eh dapat ngayon pa lang enjoy na natin yung presence ng isa't isa. Dapat excited pag-a-attend sa gawain ng Diyos. Makikita ko si sister, makikita ko si brother. Hindi yung
Kaya nawawala excitement po. Nagagalit ka, nasa puso mo yung kung ano-ano man yan. Alisin mo na yan! Alisin na natin yan. Maglingkod na lang tayo sa Panginoon. Tingnan natin ang magagawa natin para sa Panginoon. At panghuli po at pangwakas. Pangalawa po na attitude na habang tayo hinihintay natin ang Panginoon. Ano po yung una? Wait expectantly. And secondly, yun, be ready to go. Are you excited? Are you excited sa pagdating ng Panginoon? Yes, kung tayo po excited, dapat handa tayong umalis. Eh nung sinot po, sabi ng angel, kailangan pumunta na kayo doon sa ligtas na lugar. Wala kayong dadalhin, huwag kayong lilingon. Hindi excited yung asawa ni Lot. Hindi rin ready. Eh yung ano ko? Mga kapatid, kung ano man ang iano nyo, kung ano man ang meron kayo na hindi nyo maiwanan, kung kayo ay naghihintay sa Panginoon, be sure, hindi yan magiging hadlang sa pagdating ng Panginoon. Tandaan nyo, kailangan ready kayo. Ano mang meron kayo sa mundong ito, huwag kayong maging attached. Family man yan, ang pinakamaganda ganito mga kapatid. If you are ready to go sa pagdating ng Panginoon, look at Noah. Handa siyang umalis. Pero hindi lang siya. Asama niya ang kanyang pamilya. Amen? Be ready to go with your family habang hinahintay natin ang pagdating ng Panginoon. Kung hindi pa natin nakakasama ang buong pamilya, hintayin natin ang pagkilos ng Diyos. Huwag kayong papayag na ang inyong pamilya hindi makakasama sa Panginoon. Let's be ready with our family in receiving God or being transported in heaven kasama ang Panginoon. Huwag maging hadlang yung ating mga kayamanan na kaya hindi kayo makaalis sa mundong ito. Naku, ang dami kong ari-arian, ang dami kong ganito, ang dami kong ganyan. Do not be attached with those things. Talagang yung mga bagay na yan hanggang dito lang sa lupa. Pamigay nyo na ho sa amin. Gagamitin natin sa ministry. Ay, yun naman ang purpose eh. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo upang may magamit tayo sa pagkagawang gawa upang sa gawain ng Diyos ay hindi pagkulangin. That's the purpose of God sa ating mga pagpapala. Are we ready to go? Are we ready to go? Are we excited to receive or ano ba tawag doon? To face the Lord. Dapat excited tayo lagi. Amen? So kung excited tayo lagi, pag darating, Lord, dumating ka na. Kung hindi pa man, Lord, magpupuri pa kami, maglilingkod pa kami. Pero anytime, laging ready na para pang wala kang abala. Hindi yung, ay, tika muna, may nakalimutan ako. Yung asawa ni Lord, may nakalimutan. Hindi. Dapat kung ready ka, sige Lord, dumating ka anytime. Wala na akong nakalimutan. Hindi rin kita nakalimutan. Hihintayin kita sa iyong muling pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. The church is ready for the imminent return of the Lord. The stage is ready already. Nakita na natin yung palatandaan, just like in the days of Noah, just like in the days of Lot, the stage is being ready. The Lord is just awaiting that right time. Dadating na siya. Kanina yung message, darating ako. Ang unang-unang message na pinahayag ng Panginoon sa atin, darating na siya. Amen po ba? Yes. Kasi yun na talaga. The Lord really wants to come back para kunin ang bawat isa sa atin, to be with Him forever. Let's pray. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, masigabong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, you deserve the glory, the praises, the honor, O God. Salamat, O Diyos. Salamat. We are excited, Lord God. We are excited. Lord, hindi po kami natatakot na nakikita namin ang mga palatandaang ito. In fact, Lord, lalo po nagiging napupuno kami ng kagalakan kasi totoo talaga ang iyong salita. Pinatutotohanan ito. Ang iyong salita that you have spoken thousands of years ago, more than 2,000 years ago nung ipinahayag mo ito, Panginoon. Pero ngayon, nawi-witness na talaga namin, it is really happening kung paanong doon sa panahon ni Noah that people are minding their business altogether but forsaking the most important and that is their relationship with you. Father God, we pray, kami bilang church, just like in the days of Noah,
Alam namin na habang nandito pa kami, you want us to preach righteousness. Kaya Lord, habang naghihintay kami sa iyong muling pagparito, gamitin mo din kami. Make us as your spokesperson, Lord God, na naghahayag ng katuwiran, katulad ng paghahayag ni Noah sa darating na dilubyo. Gamitin mo din kami, Panginoon, to proclaim salvation para sa darating na kapahamakan na naghihintay sa mga taong hindi sasampalataya sa iyo. Lord, the church is ready, Lord God, kasi nakikita na nga po namin ang nalalapit mong pagdating. And we are ready, Lord God, we are ready to go. And we want to go, O God, with our families, Lord. Habang hindi ka pa dumadating, Father God, we pray for our loved ones, we pray for our friends, we pray for our relatives. Lord, alam namin, ito na yung panahon na talagang nakikita na po namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita. Gawin mo po kami, Panginoon, na talagang nandun yung paghihintay na very expectant, na ayaw naming mamiss sa mga nangyayari sa iyong pagdating, na lahat ng aming focus ay sa iyo lamang nakatuon. Father God, give us self-control para po magawa namin ang kalooban mo, hindi kami madaya ng mga bagay ng mundong ito, Diyos. Give us clear mind, sound mind, O God, that we could pray so that we can align our will to your will, O God. Gawin mo po, O Diyos, ang iyong iglesia na merong apoy ng pananalangin, mapapersonal man, maging sa gawain man namin ng buhay ugnayan, o maging gawain man namin, Panginoon, ng corporate prayer. We pray, O God, for the power of God, or for the fire of prayer, Lord God, through your Holy Spirit, to be birthed, Lord God, in every ministry that we are doing, Lord God, na matagpuan mo na ginagawa namin ang lahat ng bagay, not by our own strength and will, but according to your will, O God. Matagpuan mo na ang lahat ng aming ginagawa, every power behind everything that we do is the prayer behind it, O God. We pray, Lord God, for every family, Lord, sa bahay, sa pananambahang ito. Patuloy nga po, O Diyos, na i-bind mo kaming lahat ng pag-ibig, Panginoon, bilang pamilya, Panginoon. Matagpuan mo na nagmamahalan kami, Lord God. We love one another. Hindi kami mga perpekto, pero we will not allow, Panginoon, yung mga differences namin maging daan ng hindi namin pagkakasundo. But we will allow your spirit of love to empower us, to bind us, O God, in the name of Jesus, by your Holy Spirit, O God. Hindi namin bibigyan ng lugar, Panginoon, anumang tampuhan, anumang galit, anumang unforgiveness, Lord God, sapagat ito'y hindi sa iyong gawain, ito'y hindi sa iyong espiritu. But we will allow the Spirit of God, the Spirit of love, to bind each and every one of God, of us, to be able to accept the limitations, yung mga kahinaan ng bawat isa sa amin. Magagawa namin ito, Panginoon, kung kami puspos ng iyong pag-ibig. At kami, Panginoon, ay mayroong bunga ng Espiritu, ng pag-ibig. Pasaganain mo ang bunga na ito, God, in the name of Jesus. Ganon din, Panginoon, help us to bear one another. Ano man ang kalagayan ng aming mga kapatid, magpalakasan kami, magpatulungan kami, matagpuan mo kami ng mature church, Lord God, na sa pagdating mo, nagtutulungan, hanggang sa ikaw ay muling dumating, naglilingkod, Panginoon. And we are ready to go, Lord, as you have promised, Lord God, katulad po ng wise virgins. Make us 5 wise virgins. Yung katangian ng 5 wise virgins, Lord God, na huwag kami mag-assume. Kung hindi, lagi kaming handa. Let's make us prepared always, O God. Sapat. Kung hindi man sapat, labis pa. Kung hindi ka pa man agad dumating, basta nandun kami, naghihintay kami, matyaga naghihintay. Because we don't want to miss anything sa pagdating mo, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, kasama sa iyong kaharian. Salamat ng marami, O Diyos. Fill us with excitement, Lord God, as we wait for your imminent return, O God. As your church, Lord, sama-sama kami lagi. Give us this excitement of serving you, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, give us this excitement, Lord God, to be with you always, to meet you always, anytime, Lord, anumang pagkakataon, anumang panahon, in the name of Jesus. Yes, O God, let your Spirit be poured out upon us, Lord.
Lord God, and transform us as your church, O God. Church without blameless, without wrinkles. Church that is pure, O God. Hindi dahil sa aming kakayahan, but because of your Spirit in us. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, O God. Hallelujah.